Alright, so kumusta and welcome to the Punch and Judy Show. This is our second day here in Pagudpud, Ilocos Norte. Yung mga ride namin ay ipapakita namin sa video na to. Yung highlights ng kada destination at kada tourist spot dito sa Ilocos Norte ay nasa isang video titled Pagudpud The Tour. So panoorin nyo guys para makita nyo yung ganda ng lugar na to. So ang unang pupuntahan namin ay yung Bangi Windmills. Tatlong beses na ako nakapag-tour dito pero ngayon lang kami pinadaan dito sa medyo off-road. So kilala nyo naman tayo guys, wala tayong katalit-talit sa off-roading. Tatlo o apat na beses ata akong muntik matumba dito. So dito yung unang beses na muntik, daming loose na bato, tapos nagka-slide-slide yung harap ko, muntik pa ako sa damuhan, pero mini heart attack lang, tuloy pa din. Dito na ata yung sumunod, pababa yan, di lang halata sa video, pero dumulas na naman yung harap ko. Napahinto na talaga ako this time, pero fortunately napilit matukod at di ako natumba. Wala ko natatandaan ganito daan. Wala ko natatandaan ganitong daan. So mabuhangin na, so lalo na akong kinakabahan. At dito na yung pangatlo kong muntikan. Wala, ilang beses ako muntik pa disgrasya sa daan na to. Di ako nakalis. Sige. Sa likod, kailangan din. Ayan, go. Sige. Sige, sige. Wala, na-stuck na talaga. Buti na lang to the rescue si Kuya Bendor. Mali ito eh, patong daan na ito eh. Kami nga din dito ko yun. Diba? Dito kami dito. Ito talaga tinuro ng Google, no? Ito talaga. Alright guys, so ito yung sikat na sikat na Bangi Windmill. Pag narinig nyo windmill, diba? Ilocos agad yung iisip nyo. So ito yun, ito yung lugar na yun. Sobrang daming windmill. Kung gusto mo makita ng windmill mas malapit, meron sa Pililia Rizal. Ilang oras na biyahe lang. So ang next destination namin ay yung Kapurpurawan Rock Formation. Kailangan mo nung magbayad ng entrance fee. 10 piso lang naman per head. Alright guys, so ito
puro purawan, rock formation. Ganda na kanino, ang laki oh. So, isa pa to sa mga main attraction ng Ilocos. Kung makikita nyo kanina, nagbayad tayo. 10 piso lang naman kada tao. So, mura-mura. Kaya-kaya nyo, hindi kayo maghihirap. Eto na yung day 3 namin dito sa Pagudpod. Buong umaga, nag-swimming lang kami. Kinahapunan na namin pinasyalan yung iba pa. Sunod na pinuntahan namin ay yung Patapat Viaduct. Ito yung tulay na nasa gilid ng bundok tapos nasa tabi pa ng dagat. Paglampas nitong Patapat Viaduct, may isa pang tourist spot. Yun yung next na pupuntahan namin. Ito na yun men, oh. Kung dun yung mga parang pasalubong lang. Ito, picture lang tayo dito sa may parang falls. Tsaka dito ang ganda mag-picture, oh. Ha? Para mamahalam sa Pagudpod. Pero hindi pa tapos dahil babiyahe pa ulit kami ng another 13 hours pa uwi. Tapos dadaan pa ng Bigan. So hindi pa tapos ang araw na to. Hanggang bukas pa. Tara. Okay na nga, biyahe na papuntang Manila, pero di ibig sabihin na tapos na din ang pasyal. Along the way, dinaanan namin yung Bantay Bell Tower sa Ilocos Sur, and of course, the famous Calle Crisologo sa Bigan, Ilocos Sur din. So panoorin nyo yung separate video tungkol sa mga pinasyalan namin, and it is titled Pagudpod the Tour. Biyahe na naman to, mga 10 oras. 10 oras na biyahe. Pero sobrang sulit, sobrang worth it. So, what a way to celebrate yung level 1 ng status ng Pilipinas, Metro Manila at ibang probinsya.
So, salamat. Salamat sa pagsama sa aming Ilocos Epic Ride. Again, ride safe. Travel safe. Bye-bye!